Nakatambak to doon, way back 2012. Naka-junk yan, bukas yung bintana, punong-puno ng tubig yung flooring. Talaga nag-source na ako. Isang bagsak, 80 mil. Isang bagsak. Mil na piyesa. Pucha. Tapos ilan lang yun eh, no? O, wala pa lang yun, uso pa lang yun. Yung kailan siguro makakita ulit ng gantong carpet. Ay, may ganun. Check natin mamaya yung makina. Gusto ko rin makita. Medyo madumi rin to. Madumi yung makina ko. Nakuha lang po na yung pagkaganyan eh. What is up, potatoes? What's up sa inyo, mga patatas? Babalik naman tayo, guys. Siyempre sa ating panibagong video. So ngayon, actually, pupunta tayo ng medyo malayong lugar sa atin. I think sa Laguna, malapit sa Laguna. Most likely, dumaan na to sa Facebook feed or sa Instagram or sa TikTok mo. Para kasi talaga siyang brand new, guys. So alam ko, nilagay ko sa title na brand new Toyota Corolla. Pero sa sobrang latag, sobrang period correct, sobrang tama ng lahat ng nakalagay, pati mga bolts tama, from street form kasa talaga, kung anong itsura nung ito dati sa kasa nung lumabas. Ganun na ganun talaga. So para sa akin, isa siyang brand new na lumang kotse, guys. So nung binuo si Corey yung silver nating Corolla, ganito rin talaga dapat yung hinahabol kong look. Pero kalagitnaan, medyo nahirapan na ako, medyo hindi na kaya ng bulsa ko, na kahit anong bilihin kong piyesa na surplus, never talaga siya magiging kasing tingkad ng brand new. So lang rin i-share sa inyo kung ano yung kayang gawin ng all stock from Casa Specs na 90s na Corolla. So ito yung na-imagine ko na magiging kotse ko nung binubuo ko si Corey. Kaso sobrang mahal na ng mga pyesa. So lang rin i-share sa inyo, guys, no, na kung anong nagagawa ng clean look lang, walang tint, stock height, walang spoiler, walang side skirt, walang kung ano ng JDM. So straight from PHDM, straight from Casa. So hindi ko na papatagalin pa, punta na tayo sa Southwoods. Let's go! Okay, guys, nandito na tayo ngayon sa Southwoods, Laguna. Binyang. Binyang, Laguna. Ayan, din lang muna si Gary para matesting-testing natin. Pero anyway, ito yung shoot natin ngayon. Pops, ilan na share nito sa Facebook? As of now, dun sa Toyota Santa Rosa na page, 8,732, to be exact. 1,000, no? Dami. Anong year ba to, papi? 1990 Toyota Corolla. Toyota Corolla GL. So, kung mapapansin nyo, guys, ito talaga ang stock. From Casa, papi, halos lahat, tama ba? O lahat na to? Ito ang itsura ng labas sa Casa. May mga master dyan, yung mga guru-guru. Pero dun sa mga master na alam kong magaling naman, yan na talaga rin yun. Halos. Pero most likely, ito na rin yun, eh, no? Oh, kasi yung iba, naka-body color yung bumper. Sa build ko kasi, black and white lang siya. Panda. Baka sa AE90 today, may surprise yan. Yan. Napo. Parang may alam mo naman. Na yun, first of all, Pops, no, bakit sa dami-dami na JDM, Euro, no? Bakit ito ang naisip mo? Gusto ko malaman kasi baka pares tayo ng concept eh. Ito, bakit PHDM? Bakit PHDM? Then nag-start kasi ito, may customer ako na inalok lang niya sa akin yan. Nakatambak to doon, way back 2012. Naka-junk yan, bukas yung bintana, punong-puno ng tubig yung flooring. So binili ko siya, 20,000 lang, junk, ninatak lang namin. Pero yung flooring, walang bulok, sariwa. Bakit JDM ang tanong? Actually, marami na ako ng build. Nag-Honda na ako, Nissan, lahat na. Ito lang ang naiiwan. So always na meron akong isang baby sa bahay na, although may mga bago tayo eh, pero ito yung naiiwan lagi. The rest na binibuild ko, binibenta ko yon. Iba eh, kakaiba to eh. Kahit may pera ka, yung source ng pyesa. Doon naman sa ibang brand kasi pera lang eh. May available kagad. Ito, yung galing. Yung thrill. Ang hirap hanapin ng brand new, Pops eh. Yun ang pahirapan. Parang imposible kasi siyempre, 1990s pa yung kotse na to eh. No? Saan ka maghanap ng brand new? Yung mga bagong dumarating, gutay-gutay na yung box, karton. Saka hindi ako napayag na bumili, nawala yung part number. Ay, ganun. Kasi minsan na, ano eh, minsan declare, baka mamaya dyan, Taiwan naman or ano naman. Kaya kung maaari, original lang kukunin ko. Yung talaga may part number. Nung dati ba, nung 90s, ganito talaga itsura ng labas ng Casa? Nung... Yes. Meron kotse yung hipag ko. 1991 naman yung kanya. Kulay red. Red din yung bumper. Pero the rest, interior, parehas yun. Itong ito rin yun. Pati okay. Mags. So ano ang variant nito? GL? GL. Yun ang isa kong tanong eh, pag GL, dapat ba body color ang bumper? Ganito kasi yun eh. Ang una kasi noon, nung 90s na yun, pag body color, doon tumitingin if GL. May lumabas kasing XL4, XL5, and XE, yun yung naka-power steering. So merong XE na naka-body color din, may XE na black ang bumper. So depende lang siguro sa variant talaga. Depende sa variant at depende sa big dealer. Pero mas para sa akin, mas maganda kapag black bumper, yes. Eh, no? Parang stock na stock talaga, no? Sayang 'yo. Oh. May ano siya, balatsuha.
Pakita natin. Hindi yan balatsuha painted. Balatsuha yan. Balatsuha yan. Ayun, no? Hindi siya painted kasi karamihan, Pops, pinipinturahan para maging yes. Itim, no? Sayang. Ito itim talaga. Itim talaga yan. Hmm. Saka, pogi. Ano ang kwento nito bago siya maging ganyang ka-stock? Ano yun? Formado, ganun? Yun nga, nag-start yan. Nabili ko yan na 20,000 junk. Binuo ko siya as mabuo lang. Hanggang meron ako nakakilala ng mga addict sa EE92, ginawa ko siyang JDM. Nabuo ko siya ng talagang JDM. Load-load yan. Kamiyasan ko yun. Picture. Nabuo ko siya nung naging JDM to, pinangka-car show ko to. Lagi itong B2B, SIN, san-san, ando doon to lagi. Sama ko sila Jet, tsaka si Lasala. Ngayon, nagsawa lang tayo eh. Gusto ko iba naman. Lahat na lang kasi nag-build. Puro na lang JDM. Naka-wagon pace. May iba naman. Actually, ang daming offer ngayon ito. After nung Toyota day, siguro may apat na nag-PM sa akin, binibenta. Meron namang isa doon, alam ni Pops Stanley yun. Laki rin ang offer noon. Tanong ko lang, no? Yung Corolla bang ganito? Ginawa bang taxi yung ganito? Oo, oh, yung mga XL. Ah, ginawa ba rin talaga? Okay. Talagang taxi yun. Pero yung mga two, yung mga XL na, which is XL, 2L. XL 4, 5, at saka yung XE. Talaga naging taxi yun. GL, eh, siyempre alam natin malakas mag-gasolina yung GL. Okay. Mula tayo sa chrome linings. Kasi ito yung medyo hindi napapansin, Pops. Eh. Pero ito, tingin mo, brand new lahat. Oh. Tsaka malaking bagay ito, guys, kapag bumubuo kayo ng Corolla, Pops, no? Kasi pagbubuo ko talaga ng Corolla, talagang palta mo mga goma mo. Kung hindi, ito yan, sabihan ko na kagad sa mga nagpapapintura dyan. Kung gusto nyong maganda ang katindig ng auto nyo, tanggalin nyo yung salamin. Kung ayaw nyo bumili ng molding kasi wala nang ganito ngayon eh. Tanggalin salamin, kabit nyo lang ulit yung dati para hindi mag-overspray. Magkakaroon ng anuhan yan eh. Tulad nito sa likod, tingnan nyo sa likod oh. Ang linis tingnan yan. Pucha, hanggang loob no. Chrome lahat. Mm. Oh. Mahirap na maghanap niyan, Pops. Eh. Meron ako, sunset. Hanggang ganito, meron ako. Hanggang bababa? Hanggang baba. Ito, bago to. Ang ganda, guys. Kasi, Pops, sa XL, black lang siya, no? Black. Tama ba? Black, marami pa black. Yung chrome ang mahirap hanapin. Yan, wala na. Meron, kaya lang kulang yata ng kanan. Sa mukha, Pops, simulan natin, masyado na amazing. Ano to, bago lahat, ganun? Ito, lahat yan, brand new. Headlight, corner light. Headlight, koito. Ito, bago to. Bago yan. Grabe. Ang huli kong check, ang grill nasa 6,000 eh, no? Ngayon, ewan ko lang. Baka nasa 12 na yan. Ano, Bob, sa pintura, tignan yung gano'ng kakintab to, guys. Oh. Uh-huh. Bobby, anong, ano to, na-detail o bagong pintura? Actually, nung in-entry ko siya sa Toyota Toyota Day, wax lang talaga yan. Alam ni Michael Herse yan. Yung kanya, dinetail natin. Ito, winax ko na lang. Kasi, baka mapudpud na lang mapudpud. Actually, napapanot na nga eh. Ah, ganun papanot na to? Wax lang yan, wax lang yan. Tapos, sa gulong, Papi? Kailangan kasi sa gulong naman, tinatayo ko siyang period correct. So, naganap ako ng, wala nang Sime Darby. Isang brand ng, ano yan, ng 90s, ng gulong. 80s, 90s. Ngayon, ang isang may lumabas din, na ganito, puro Goodyear. So, naganap ako ngayon, Goodyear. Okay. Para same ano siya, specs. Tapos ito ang orig paint. Ito original, ito repaint na to, pero to original. Ay, yung gitna. Original 'yan. Okay. Pinagtatalunin no lagi. Itim po talaga 'yan. Kasi kadalasan Pops gray lang eh, no? Siguro tinatamad lang magpintura eh, no? Meron akong dalawang set pa niyan. Hanggang loob, guys, oh. Wow, tignan mo. May bago akong fender liner, kukuha ko lang kay Jayzam. Ganito pa lang itsura. Ito, unpainted yan, ganyan. Painted pa, meron akong ano, mix yan. Meron lang pinitig okay. Yan. Pero meron akong bago niyan. Ito pa lang stock head, guys, no? Medyo ano, no? Apat na daliri. 4.5, yan no? Ang original height ng EE92. Kasi ang shock ng EE92 talaga is slib. Ang kinakabit sa inyo kadalasan, kung mawala ng available nun, is pang-big body. Ang pang-big okay. Body kasi, mababa. May ano pa, ano? Mababa ng isang ikot. Pagkakaalam ko po ah. Tapos Pops, ang maganda sa bumper, itim na itim, tapos yung pagka-orange, bombang-bomba yung orange eh, no? Tagal ko na, 2 taon na yun eh. 2022. Pa 2 years, no? Gilid, ang JDM guys, may ano, no? Pero, orig din to, Papi. Unpainted. Meron may din ano, na. No? May gaspang. Meron akong bago na ito, original. Kukuha ko lang. Pucha, kaya pala yung sa akin makilis. Ito pala ang totoo, no? Magaspang siya, guys. Ayun. May ano, no? May texture. Magaspang. Ito, may bago din to eh. Chrome dapat.
Eh, pero ito, hindi to repaint. Original yan na goma pa. Ito lang ito na wala lang. Boot, no? Oh, wala lang siyang chrome. Okay. Hmm, dito repaint. Tapos walang twin cam. Nilagay ko na lang. Nilagay lang. Tapos dito sa likod, guys, itong medyo mataas. Pero ang linis, Pabi, no? Grabe, oh. Ano to, Pabs? Pan-daily mo o tinatago lang talaga yan? Tago lang. Ah, hindi pang gamit? Hindi. Ang trabaho lang talaga ng otong yan. Car wash, gasolinahan, tambay, show. Kasi isa akin, PHDM lights din naman. Pero hindi ganyan aking tab, eh. Ano ang sikreto sa ganyan? Bago. Brand new, no? Bago. Tulad nito, bago to. Ito, may bago tayo nito. Mahirap na mag... Wala na mabibilan ito. Yung mga emblem na yan. Ito, surplus to. Ito, bago. Surplus yung mga yan. Pero may brand new tayo ng sunset. Mga nakatabi pa. Kadalasan yan, Pops, kahit itim, namumuti yung loob. Wala eh. Na. Yung mga rubber-rubber, no? Ingatan lang sa pagbabapping. Ngayon ako nakita ng Club 4AF. Usually yan, original yan, Club 4AG. So, paano naging 4AF? May magic? Merong mga reproduction, ginawa na lang AF. Ah, talaga? So, kaya lang mara ako naglagay niyan kasi pinopromote ko na back to carb na ako. Okay. Before kasi, blacktop yan eh. Ganda guys. So, tapos yung muffler, ito ang stock, Papi. Yan ang stock. Yan ang original. Ano, hindi pa repaint. Original yung... Kulay, gano'n? Kulay. Hindi man kulay eh, kasi parang... Stainless siya na ewan eh. Ayan, ano yun? Tingnan lang. Ayun, no? Pati yung, ano, white eh, no? Tanke. Aha. Ganda, no? Papi, pwede masilip yung trunk nito. Oo. Ano ang itsura ng trunk ng, ano, sariwa? No? Ngayon ko lang siguro makakita ulit ng gantong carpet. Ay, may ganun. Katero na siya nito, no? Yes. Usually yung makapal, yung gray. Pero gawang Pinoy na yun eh, no? Yung makapal. Meron ako doon. Ayan. Ganda guys, oh. Tsaka ano, no, buo yung gilid, no? Parang brand new ba ito? Ito, puro bago yan. Ito, hindi. Ito yung sinasabi ko, guys, sa inyo na hindi nyo makukuha yung hulma na ganyan, eh, no? Pag pinaari, polstery lang, no? Kailangan bago. Kailangan bago, guys, oh. Marami pa naman bago. Mura pa nga yan, eh. Oo, oh, actually, mura pa ito. Mag- sa inyo, palit na kayo yan. Pero may mga clips, oh. Kompleto clips na yan. Akala ko sinasalpak lang ito eh. May ilaw pa. Hindi, yung ilaw yan. Yan. Ilaw pa yan. Ay puto. Kailangan pati yan. May yun. Yun oh. Ay may ganun. May pang ano ng jack. Okay. Ganun pala ang itsura ng brand new. Ay brand new tuloy. Sariwang Corolla talaga. Kompleto pala ito papi. Kahit yung mga maliliit. No? Ito nga. Tingnan mo rin eh. Ano naman meron dyan? Kailangan. Ganyan. Ay hindi lang basta tornilyo ito. Aha. Pati sa kabila no. Kailangan palit lahat ng mga tornilyo yan. Original yan ha. As part number yan. Ay ganoon. Salamat kay Roel. Sa loob, anong meron dito? Ayan ang... Tignan nyo to guys. May nag-click no? Sa alarm. Ah, may alarm to? Ang alarm niya kakaiba. Ay ito yung Viper. Yes, Stanley. 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 Ikaw pala tawira nung binibenta ni Stanley. Hindi. Matagal na nakakabit yan. Si Stanley, dun sa technician ko, kay Reggie. Hi Reggie. Dun nagpakabit yun. Ano yung mga bago dito? Ano yung mga binili mo separate? Bago sa interior, wala. Lato stock? Stock. Ang linis, no? Original yan. Stereo, stock din. Gumagana pa rin yan. Ay, pucho. Ngayon na lang ako nakakita ng gumagana ng ganyan, ha. Pati ito dapat. Kaya nga, wala akong ano, eh. Pang ano lang. Ay, may Bluetooth? Hindi, pang ano yan. Kung batang 90s ka, ito yung pang Walkman. Gooseneck. Ano Walkman? Doon yung CD. Hindi CD. Di ba may CD? CD. Para mapagana mo yung CD, ilagay mo lang yan to, no? Para tumunog sa radyo mo. Kasi ang Walkman yun noon, parang ano na, iPad ba yun? Before that, merong Walkman tape and Walkman na CD. CD kasi pag naluba ka, so mawawala yung tugtog. So nilalagay ng gooseneck. May ganun. So kung batang 80s, 90s ka, kailangan ganyan ang pabango mo. Ano naman yan, going steady? Mga batang 80s and 90s, alam to. Ito yung pabango nun. Saldan eh. Pumalit dito, Saldan. Ngayon kasi, Air Spencer na eh. Ay, tama no. Pati ito guys, Gen 2, Pops, no? Tama? Ayan, ayan o, Gen 2. Ito, wala pang crack, Papi. Nagka-crack ko, no? Itong orientation ito, sabi nga ni Boss Stanley, pagka JDM kasi, pag ano ng bukas, dapat dito kasi dito yung driver. Ito pala ang sariwang ano, na shift knob. Yung sa akin guys, makinis na eh, oh. Ito, malinis, oh. Tingnan niyo, oh. Ito, makinis yan, oh. Ang balat suha.
Bobby, isang tanong ko, ang steering wheel na ganyan, meron yung may straight line lang eh, no? Ano ba talaga ang tama? Alam ko doon, yung straight line na yon katulad nung nasa Mayas na white din, yun yung mga 89. Ah, mas luma. Mas luma yun. So, yun ang pinagtalunan modelo. Merong diskusyonan. May lumabas na Corolla na ganito upuan, pero ang sidings is pang CKD. Meron akong customer ng first owner siya, yun na nakakabit. Wala siyang binago. Ngayon naman, mayroong ganito complete na SKD 2, may SKD 1, tapos yun nga CKD. To tama na yan. To tama. Pagkakaalam ko, sabi ng mga guru, actually bago ko ito binild, tinanong ko na sila Boss Topping, Boss Stanley, Boss Jesper, si Charlie Lou. Yun, yun mga master natin ko. Yun mga master dyan. Bago ako magkabit, kasi ayokong makantsawan na chapsuy. Tama. Gusto ko period correct. Catalog correct. Hanggang dito guys, oh, malinis talaga lahat. Oh, pati ito. Ano? Papi, ito ang sidings ng, anong sidings to? Parang kakaiba yun. Parehas. Ay, ito ang pang Gen 2 talaga. Ah, ayun ang parehas oh. Kasi sa akin, Gen 1, tapos Gen 2 yung upuan. Yun, may lumabas na ganun. Yun yung sinasabi ko kanina na mic. Pati flooring nito guys, grabe talaga oh. Tapos ito yung ashtray na madalas matanggal pops eh. No? Ah, yan. Natatanggal na yan eh. No? Sa akin backboard, kailangan buo. Going steady rin to guys oh. Ito ang kakaiba to ah. Kasi kadalasan pops yung gamuza no? Yung napupudpod. Oh, yung napupudpod. Ito tela ah. Tele, ano, hard to, tawag nila, hard ceiling. Papi, pwede natin ma-drive? Sige, tara. Silipin nga natin yung ride. Testingin natin, guys. Para akong sumakay sa kotse. Ay, kotse, ang ganda ng sara, no? Kamusta ang compliments na natanggap mo dito nung ano? Umaapaw. Grabe, nakakataba ng puso. Saka first time ko manalo ng Best of Show. Yun ang mabigat. Sa lahat, kumbaga lahat ng sumali, itong Best of Show. Imagine mo, para sa ating mga E92 enthusiasts, Gen 6, tayo nanalo. Dami, lahat, yeah, siyempre lahat ng model of Corolla nando doon. Ah, model of Toyota, tayo yung nag-champ. Papi, parang maliksi ito, no? Walang alam pag yan, puro bago yung lalim yun eh. Parang, ang linis ng salamin, oh. Bago to. Yung mismong glass. Brand yan. Walang, alam yung walang mga gasga, wala yung parang rainbow, no? Dito sa camera lang guys, mismong salamin yung malinaw. Pati dito. Sabi kasi kadalasan yun ang nagiging problema sa mga lumang sasakyan. Yung mga gasgas, yung rainbow. Tsaka yung speaker, etong speaker na to, stock rin talaga. Sa likod lang ang pinaltang ko. Yung unahan, original yan. Yan yung may makapal na wire. Check natin mamaya yung makina. Gusto ko rin makita. Medyo madumi rin to. Madumi yung makina ko. Nakuha lang muna yung pagkaganyan eh. Makakaya eh. Ito gumagana siya kapag pinipihit mo. Puta! Pwede rin! Tsaka malinis no? Hindi siya yung puro gas-gas, yung faded-faded na no? Maaaring papalitan natin ang bago yan. Papalitan ko ng bago yan para mabuo ko lang. Anong bago? Ang papalitan dyan? Ngayon, nagpapanap ako masaliwa pa nito. Actually, anim na ganito ko. Na center? Yes. Hindi pa ko naman kontento dyan. Gusto ko yung kasi iba, pinipinturahan ako, yoko. Ganda rin ito, guys, no? Pucha. May mali dito. Anong mali? Eh, ito. Oh. Bakit? Anong mali dyan? Kasi pinagtan ko siya ng brand new. Eh, wala na makuha ng brand new na GL na may titi. Ay, oo, yung may pang-adjustan? Oo. Meron ako noon, yun ang ginagamit ko last week. Kaya lang nung nag-show ako, kinabitan ko siya ng brand new. Paano may na-adjust ang side wala mirror? Wala na manual yan. Pero meron ako nung original. Adjustan sa loob? Adjustan sa loob. Meron tayo noon. Actually, baka sa E9, after na E92 day, kakabit ko na ulit yun. Papi, pwede masilip makin na nito. Yeah, madumi lang makin na nito. Kakaiba yung side mirror kanina, nahawakan ko rin. Katuloy ko yung sinabi kanina, ito yung mali. Wala siya nung adjustment. Kasi ang habol ko lang dito, gusto ko kasi yung side mirror ko, original, may gaspang. Mayroon din. Ayun siya guys. Kasi kapag hindi siya repaint. Kung repaint yan, original yan. Bago to, brand yun. May box pa yan. Ang kakapal yung sulat eh, no? Kasi kakapintura ng iba. Yung iba naman, itim nga. Kaya lang kumikintab. Yun yung nakakabit sa akin. Black lang siya, hindi siya repaint, kaya lang glossy. So ayoko ng glossy, gusto ko yung original. Parehas dapat nito.
sa bumper. Yes, ayan. Makina tayo. Makina, papi, pwede ba masilip yung maduming makina nito? Maduming makina nito, ha. Sensya na kayo, ha. Ito yung makina niya. Grabe. Yan, maandar yan. Tahimik, no? Go automatic pa, ano? Malupit, no? Hindi yan right time, automatic yan, no? Saka ano siya, Pops, eh, no? Maliksi, no? Kumpara doon, kasi ako nakakasakay, not actually yung tropa ko nakaganito. Pero ito yung maliksi, yung responsive. No? Kasi pagka hindi ganyan, paltang ko yan. Papi, ano ang mga mahirap hanapin dito? Cornelio, nakakatalog, part number, hindi ba katalog, part number. Yung iba kasi, ang ginagawa, ano dice, yung mga tornilyo. Pagkakaalam ko kasi, hindi eh. Tinatingnan ko kay Roel kung ano yung talagang model ko kay Roel ng mga original as part number. Nasa part number, nasa katalog niya. So ito tama itong mga to? Tama yan. Yan. Ito mahal. Oo nga, parang ngayon lang nakakita ng ganyang shape, no? Mahal yan. 280 yata yan. Ang pero lang isa. Saka ano siya, guys, no? Kapag pag nakabukas ang pintuan, nagbiblink. Oh, yun sa alarm yun. Papi, itong mga kilay. Kilay ba tawag dito? Kilay. Kilay, yun, no? Basagin yan, guys, no? Ito yan, malambot pa yan, malambot. Yung ibang kukunat. Kakapal na yan. Nagkakrat yan, no? Kakapal yan. Tsaka ito, tingin mo, pre. Ang tinginan yan, may nakasulat yan na left or right. Ito pa yan, malambot. Yung mga judge kasi sinisilip yan. Papi, ano pala ang basehan ng mga judge? Curious ako eh, kasi never pa ako nag-show. Sa show kasi, ngayon ang show open category na eh. Dati, nung nag-show-show ako noon, 7 category, check mo kung saan ka. Ngayon kasi open, kaya madali, lahat magkaka-award. Nabibigyan ni first, second, third place pa nga eh, may champion. Dati wala, best lang talaga. So limited lang, may uwing iyakan. Ngayon, kung mag-show-show kayo, sa akin lang, ha? Kailangan presentable, malinis. May mga judge na sinisilip hanggang dito sa loob. Ay, ganun? Sinisilip yan. Kung may alikabok, ganun? Yes. Kaya yung iba, gumagastos ng nagpapadetail para pa nag-entry. Hindi naman napapaya. Yung iba naman, pinopondohan ng detailer para lang maisali. May promote yung shop. Pansin ko rito, ito brand new rin to. Ito pa lang sariwang brand new kasi yung sa akin, medyo yellow na yun. Ito gray lang talaga. Yan. Jesper, bago namatay si Jesper. Tutuwain si Jesper. Sana mapanood niyo to. Mapanood niyo to, Jorby. Ayan. Ito yung huling mga binenta, ako yung huling binenta ng utol mo. Saka ito black talaga siya, Pops, no? Black yan. May hating ganun. May hating talaga yan. Kaya medyo gasgas yan. Dati kasi may cooling plate yan nung naka-black tap ako noon. Totoo ba yun, Pops, yung cooling plate na yun? Yung cooling plate, pinangalan na lang yun. Pero effective din siguro. Pero tama eh, no? Kasi hindi ang gandaan lang kasi sa cooling plate, malinis tingnan lang. Ay tama, no? Malakado, no? Hindi mo makikita yung mga ganyan. Pagdating sa air filter, yan ang mahirap hanapin. Ngayon lang ako actually nakakita ng ganyan. Dire-diretso dapat yan. Kasi kadalasan dito, tumitigil na sila. Tumitigil. Iba dito. Iba dito. Ang madalas dito, eh, no, Pops? No? Yan ang cold air intake, no? Rare yan. First level, kadalasan nating nakikita, ito. Okay, unang level, walang air cleaner. Naglalagay sila ng Simota racing filter. Sunod naman, mga basic lang hanggang dito air cleaner. Ano ta guys sa mga levels of rarity ng mga kadalasan naman, natin nakikita? Dito, wala ka na makikita o bibihira na meron hanggang dulo, hanggang air box. Ito may hanggang ilalim pa meron. Meron niya, may box na doon. Touch pa dito, ano, Toyota talaga, ano? Yan naman ang inano ko na lang din. Bibili na lang akong baterya, although mahal ang Toyota. Saka may hina ang ano niya, ng storage ng ano niya. Wala, trip ko lang. Gusto ko rig-rig eh. Ito guys, oh, grabe yung puti nito. Hindi siya, walang hint ng yellow eh, no? Ayan. Pati ito may code number po. Ayan ang part number niyan. Gusto niyo, ayan na, pagkakataon na. Wala na nito. Ayan, dapat meron yan. Yung mga clips. Ayan. Lalasa, wala na yan. Tinatapon nyo. Hindi nyo alam, kailangan meron yan. Bagay kasi lumalaylay yan, Pops. Eh, no? Oh. Ano ang ma-advise mo para sa gusto bumuo ng ganitong Corolla? Dedikasyon sa binubuo mo. Oras, siyempre pera din, magastos. Kung sa mga gusto magbubuo naman ng Corolla, huwag muna kayong magpapintura. Kompletuhin mo muna ikakabit. Para pag ikakabit na, doon kayo magpapintura para minsanan ng trabaho. Kasi ano yung gagawin nyo, kabit dito, papintura, sumikakabit.
ikot-ikot ka lang, gastos ka ng gastos. Minsanan lang, stay ka lang doon. Kung gusto mong gawing JDM, gusto mong ibang mixture, chop suey man, no? Sabihin man lang chop suey, buo mo yan, auto mo yan, eh. Choice mo yan. Tapos peto. Respetuhan lang tayo sa build natin. Walang bawal ang bash. Tama. Pero ito, Pops, ano talaga to? Gas and go talaga. Oh, wala tayong kahit hindi mo gamitin yung sampuan yan. One click. Style carburetor. Lagyan mo ng konting pitik. Start. Andar na yan. Sumablay man hanggang pangalawang start lang. Andar na to. Ganda, guys, no? Ang sarap sa mata talaga makakita ng ganitong kotse. Oh. Tingin mo, walang, ano, Pops, walang yabang sa dala, eh, no? Sadyang malinis lang talaga siya. Nakakataba ng puso yan. Pag magpapagasolina ka, may lalapit sa'yo, pupurihin yung sakyan mo. Yun ang nakakataba ng puso. Eh. Yung gastos, talagang ganun eh. Panag-kotse ka, expect mo lang talaga na gastos yun. Tapon talaga yan. Yan ang sabihin na, kasabihan natin. Walang balik dyan. Grab ka, o yun. May balik yun. Papi, ano ang pinaka naging mahirap hanapin na parte ng kotse dito? Ang mahirap nang yun, wala nang pyesa, mga ilaw eh. Yung mga headlight gano'n, oh, corner pero light? Pero nung bumalik sa akin to, walang laman. Talagang bago paratingin sa akin ni Yoruto yung body ulit, talagang nag-source na ako. Isang bagsak, 80 mil. Isang o 80 mil na pyesa. Tapos ilan lang yun eh. No? Oh, wala pa lang yun, uso pa lang yun. Uso pa lang yun. Sa tornillo pa nga lang, Roel, di ba? 12,000 kagad eh. Unang order eh. Tornillo pa lang yun. Sakit, pero unti-unti. Tulad na sinabi ko dun sa iba nag-vlog. Kung mag-build kayo ng auto, huwag kayong mag 1 to 10, may list kayo. Huwag nyo susundin yung 1 to 10, random. Random dapat, kumbaga 1, may lumabas dun sa number 5 na parts ng list mo, lockdownan mo muna yung iba. Huwag kang susunod na sa 1, 2, 3, 4. Kasi mawawala yung opportunity na mayroong parts eh. Yun ang mahirap eh, no? Pag binili nung iba. Pag naunahan yan, pag nabili na nung iba, sorry, wait ka na naman. Mas mataas na tuloy doon sa dapat bumiliin. Pamaya, mahal mo na mabibili doon sa... doon sa nagbumili. No? Pamaya, yung bumili, reseller din pala. Stanley! Ako po. Gusto mo yung shoutout? Sino gusto mo yung shoutout? Shoutout, sa mga gusto magtanong, PM nyo lang ako, Alan Uyes Pinilla. Di man ako madamot, di man ako suplado. Meron din tayong shop, Chris Autocraft Parts and Services. Isa sa Olympia 1, dito sa San Pedro, Laguna. Isa sa Chrysanthemum, crew ko, sa mga Chrysotocrap crew. Nakakalimutan ko lagi eh, malaki utang loob ko sa pag-build nito. Si Nonoy, kahit ubaran niya, kaya naubaran niya isang araw yan. Lahat? Sana yon. Kaya sa mga small body dyan, Nonoy lang tanongin nyo. Tao ko yun. Asawa ko, pamilya ko, kasi kung hindi, asawa ko, naiintindihan niya yung gastos niya. Tapos ang anak ko naman, lalo na yung babae, si Andrea, may tumawad na nito, ayaw niya ibenta. Pwede ba malaman, Papi, magkano yung tinawad? 600 na yon. Tinanong niya ako kung, kasi ayaw ako magbigay ng numero eh. Nag-offer siya ng 6, kaya tanong niya ako kung magkano. Eh kung dadagdag ko pa, kasi yung 600,000. Kulang, Babs, ako. Kulang yun. Kulang. Kasi magkano auto, sabihin mo na small body ngayon, 30,000. Magkano magpapintura? So, napinturahan yan. Eh yung laman. Headlight pa lang, kulang 20 mil na eh. Effort lahat. May matitira dun sa 600 mo, pero kulang yun dun sa hirap mo. Yung sa effort eh, no? Yes. Yung paghanap nung ano. Sila yung daming may offer. Ngayong umaga na ito, may dalawa. Pwede ka naman try out eh, sa tamang presyo. Kasi mahihirap talaga, guys. Lalo na yung effort kasi, Pops, yung hindi nababayaran eh. No? Yes. Lalo na may kita na buo. Lalo na may kitang buo. Tingin mo na naman yan, pag binaba ko yan. Yan, nakita natin ang buong ano na yan. Pak. Tignan mo naman. Ibang-iba sa lahat, no? Kulang ang 600, Pops, no? Sa pool, kaya nga lang, syempre, yung magkakabit, yung labor nun. No, kulang eh. Kung ikaw magbubuo, ikaw magpipintura. Kung baga kung pyesa lang, no? Tapos madudumi syempre, lahat, okay lang. Bibili kang pyesa, pakakabit mo. Bibili kang pyesa, pakakabit mo. Pag mo mabuo yun, yung 600 mo, ubus na yun. Again, guys, tuturo ko lang kayo paikot. Ayan, tignan natin yung Corolla na to. Okay, so napakaganda. Stock height. Stock yan, paikot. Kung ano yung unahan, yan din yung likuran. Ganda, no? Usually yan, nakasub-sub. Oh, naka-nose drop eh, no? Yan ang tamang height. Tsaka walang ano, no? Walang pingas, no? Ala yan. Buo yan. Ito yung sa takit ng gasolina. Ay, yan ang madalas eh, no? Dito. Hindi mo makita ito. Ayan. May dumadumi pa yan. Tsaka may rubber eh, no? Ito. Ayan. Usually, napipinturahan na ito eh. Body color na rin eh, no? Pops, ang ganda. Gusto kitang kamayan sa... Salamat! Sobrang ganda kasi, guys, talaga. Ako, kahit malayo, gusto kong puntahan ito. Gusto ko i-share sa inyo kung gaano kaganda. Kung ano yung na-imagine kong buo ko kay Cory. Pero ang hirap, Pops, tumigil na ako eh. Hindi ko na kaya.
dami pang piyesa to na ikakabit ko sa kanya kasi meron akong plano dito na di ko na muna sasabihin. Pag nangyari na lang. Abangan na lang, no? Kasi next may show. Mga... Pero, pardon me, retire na muna to kasi dito sa amin, umay na to eh. Umay na to. Wala naman na kailangan patunayan. Itong huli lang, kaya lang sumali sa Toyota Day kasi indoor show. Toyota pa mismo. Eh, Toyota siya. Tama. Eh, swerte natin, ito pa yung nakakuha ng best of show. Best no? of show. Ilan ang entries, papi? Marami, kulang 60 yata. Dami rin, no? Tapos all stock lang talaga, no? Kaya pasalamat na rin ako kay South Unite, kay Boss PJ Romero. Siya yung sa mga, siya nag-organize nun. Saka sa Toyota Santa Rosa. Ito yung isang mali. Kaya nga lang sayang, may depagger eh. Nakatama gumagana, no? Mahal na to eh. Mahal na to. Yung plane lang, mura lang. Pero dapat plane to. Ito lang mali. Yan, dapat plane to? Plane. Lahat pala ng PHDM, plane lang. Plane. Walang depagger. Kaya nga lang sayang. Guys, hindi ko alam kung nakikita sa camera, pero tignan nyo yung pintura. Wax lang to. Wax lang yan. Pucha, grabe naman to. Wax lang yan. Pati likod. Sige mo yung likod, guys. Oh. Ganda, no? Again, guys, ito ang itsura ng napakalinis na Corolla. Walang mga side skirt, hindi lowered, hindi walang muffler, walang yung mga kung ano-ano pa, walang carbon-carbon, no? PHDM lang talaga. PHDM. From stock, from casa, from 1990s. Yan lang ang team ko dyan ngayon. Casa build. Okay, salamat ulit. Salamat! Salamat! Pinakita natin sa mga viewers natin yung Corolla'ng ganito. Sana nadala ko yung isang Corolla, pero may ano, naglalambing. So, ayun lang guys, so sana na-enjoy yung video natin na to. And bumuo na kayo ng Corolla, guys. Mura lang, no? Mura lang. Mura lang to. Ilaw po. So, ayun lang, guys. Sana na-enjoy yung video natin na to. Kita kayo susunod na video. You know, peace out.